Kumusta mga kaibigan? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, si Philios Day. At ngayong araw po ay meron akong ibabahagi sa inyo isang medalyon na importante po. No? Isang medalyon na isa sa paborito ko, yung Infinito Diyos. Itong medalyon po ay isa sa pinakamataas na medalyon na hawak ng mga antingero. No? Dahil po ang Infinito Diyos ay siya po ang lumalang sa lahat. Okay, so ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang dasal ng Infinito Diyos. Ano nga ba ang mga kakayahan ng Infinito Diyos? Ang Infinito Diyos ay mayroon pong kakayahan sa lihis bala, pangontra sa masasamang espiritu, elemento, pangdepensa sa sarili, pangdepensa sa kulam, pangdepensa sa mga barang. So, marami po siyang kakayahan, halos pangkalahatan po siya na panggamit. At ito ay isa sa pinakamagandang pangkumbate na binalyon. At yung mga dasal nito, yung po yung magandang pangkumbate spiritual, lalo na kung kayo ay manggagamot. So, ngayong araw po ay tuturo sa inyo kung paano ang proseso at ang tamang pagdadasal po na pakaindasal, pangdebosyon at pangpoder ng inyong Infinito Diyos. Okay? Ang poder po ay isa lang sa debosyon at pakain, isang dasal lang po ang inyong dadasalin sa inyong medalyon, yung po yung aking dadasalin mamaya dito sa ating gamit. Okay, so sa mga baguhan po, muli ko pong pinapaalala sa inyo na pag kayo po ay magdadasal o uusal ng mga dasal ng mga gamit, ay kinakailangan nyo pong magpudera sa inyong sarili para hindi po kayo maapektuhan. Okay, ano nga ba ang pagpupuder? Ang pagpupuder po, tulad ng pagdadasal natin ng Ama namin na Baginong Maria, luwalhati at sumasampalataya, ay parang ganun po ang umpisa, no? Parang mag-uumpisa ka doon para maging protektado ka sa inyong uusalin na Latin para hindi kayo maapektuhan at hindi kayo manghina, hindi sumakit yung ulo nyo. Pinakamaganda po doon ay magdasal kayo ng isang Ama namin, Baginong Maria, luwalhati, sumasampalataya at yung general devotion. Pag natapos po ninyo yung dalawang proseso na yon, ay iihip po ninyo sa inyong katawan ng pakros. Tutungo lang po kayo. Iihip po kayo ng 3 beses pag nadasal nyo yung general devotion. At pagka halimbawa po ay hindi pa kayo kontento ng inihip nyo sa inyong dibdib, ay ihip nyo po sa buong katawan nyo ng ganito. Tapos kuha kayo ng hangin, tapos parang ibabalabal nyo sa inyong katawan yung dasal ng general devotion. Para yun, importante po kasi yun, para yun sa protection na inyong sarili. Kumbaga, may balabal kayo or shield para hindi kayo pasukin o maapektuhan ng inyong dadasalin na orasyon. Yun po yung mahalagang bagay na inyong dapat matutunan at dapat gawin. Lalo na dun sa mga bago, dahil marami po tayong mga bago na nagtatanong bakit daw sumasakit ang kanilang mga ulo, o kaya naman parang hindi sila makatulog habang sila ay may tangan at nagdasal sila ng mga dasal ng mga gamit. So, yung po yun yung pinaka-importante. Sana po ay panoorin nyo yung video ng maayos hanggang dulo. Simula una hanggang sa dulo para mas maliwanagan kayo ng mga proseso kung papano. Okay, so dumako na tayo sa ating dasal dito sa Infinito Diyos. Okay, kapag mag-umpisa na po kayo magdasal, ay hawakan po ninyo sa inyong palad bawat gamit. Halimbawa, kung 6 yung gamit na dinidebosyon ninyo, okay lang po yun sabay-sabay. Pero kanya-kanyang medalyon ay iba-iba po ang dapat idasal natin, kasi may iba't ibang dasal kada isang medalyon. Hindi po isang medalyon ay isa lang ang dasal. So, kanya-kanyang medalyon ay iba't ibang mga dasal. Okay. Paghawak po natin dito, mag-umpisa po tayo magdasal ng isang Ama namin, Baginong Maria, luwalhati at sumasampalataya. Tapos isunod po natin yung general devotion. Okay. Pag natapos na po natin dasalin yung general devotion, ihip po sa katawan ng 3 beses ng pakros, tulad nga yung instruction ko kanina. Tapos po ay isusunod po natin ang dasal ng Infinito Diyos. Ayan po. So, umpisa na po tayo. Okay. So, dadahan-dahanin ko lang po yung dasal para masundan ninyo. Okay?
Umpisa na po tayo. E Diyos, Gidiyos, Didiyos, Diyos, Diyos, Diyos. Egusum, Gavinet, Diyos, Potestates, Infinitos, Diyos, En Corpus, Meum, Veritatis, Verbum, Deum, Deus, Pater, Ego Sum, Jesus, Sancto, Cristo, Ampic, Mebel, Gaim, Yesua, Eximinerau, Mikasione, Emporo, Mikasione, Iorum, Meserere, Mei, En Nomine, Fatres, Et Feli, Et Spiritus Santo, Nori, Dei, Nori, Sabat, Nori, Sabaoth, Nori, Triambos, Mulatam, Noctam, Nor, Not, Nod, Nun, Sekot, Dios, Elasyon, Balgilarum, Incamanum, Palaram, Pater, Obnobis, Huabet, Eternam, Ponditor, Munde, Dios, Eternam, Et Hum, Vestrum, Secretum, Umali, Dei, Persequamor, Sanctis, Arak, Actum, Aricam, Hum, Miconvenet, Uam, Enam, Tuator, Deum, Ac, Acdo, Acdum, Acdodum, Asnor, Egosum, Sanctificat, Tore Viveri, Silivecte, Signeri, Salvame. Salamat po, Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Okay, tsaka po natin ihip ng 3 beses pagkatapos po nating dasalin yung pakain dasal, poder at pagdibusyon na dasal na dinasal natin. Ihip po natin 3 beses. Pakurus po, no? Pakurus yung pag-ihip. So, okay na po yun. Yun po yung gagawin yung dasal sa inyong medalyon. Ganun po yung proseso na ating gagawin sa ating pagdadasal ng ating Infinito Diyos. Okay. So, madali lang at maiksi lang. Kung hindi nyo naman kayang i-memorya, ay ayos lang. So, okay lang na basahin nyo sa isang papel o isulat nyo sa isang notebook yung dasal para hindi kayo magkamali ng inyong bigkas. Ayos lang naman yun, wala namang problema. Ang mga mini-memorya lang ay kailangan yung mga nanggagamot or sabihin nating mga antingero na gusto nilang gamitin talaga yung orasyon. So, kailangan nyo talagang i-memorya. Lalo na yung mga importanteng mga orasyon na pang-depensa, pang-kombate, at iba pang mga poder. So, kailangan po yun. Pero kung pang-depensa lang po yung kailangan ninyo, yung parang may protekta lang kayo sa araw-araw, suot-suot yung medalyon, ay okay na po yun. Kahit basahin lang po natin, ayos lang po yun, walang problema. So, ganun lang po kasimple ang pagdadasal ng ating Infinito Diyos na dasal. Ang ating pong itatampok sa susunod na video ay ang General Devotion. So, abangan po ninyo yun. At mamaya lang po ay gagawa na rin po ako nun para naman malaman nyo yung pang-protection ng inyong katawan para hindi kayo maapektuhan ng inyong mga dadasalin. So, abangan po ninyo yun at panoorin at kopyahin na lang din yung mga dasal nun para sa mga tamang spelling at mga tamang bigkas. Okay. So, yun lang po mga kaibigan at maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video at sana'y tangkilikin nyo rin yung kabilang channel ko na ang aking asawa ang may-ari, si Felia Dei. So, siya po yung humahawak dun sa isang channel sa kabila. Nandun po yung mga medalyon na mga pinalilimusan. So, pwede rin po sa akin. So, dalawa po kami kung para hindi lang kayo malito, no? Si Felia Dei po ay asawa ko. So, okay lang na doon kayo makipag-usap kasi magkasama naman kami. Malalaman ko din yun yung kung ano yung mga order nyo sa kanya. Walang problema yun. At doon siya maglalagay, magpo-post ng mga medalyon na mga available namin. So, yun lang po at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Feel your stay.